Ipip naman natin yung harness number 2. So, simple lang, sasunod nyo sa ulo. Yan. And then, ipip nyo lang. So, yan na yung harness number 2. So, yan. Harap ka, ara. Yung pinakangharap niya, meron siyang chest plate, yun. Sabi na. Pose. Yan naman yung harness number 9. So, pip natin, ha. Sunod lang sa ulo. Yan. Lock. Ito na yung harness number 9. So, yung mga 3 ng leash yan. So, dito nyo lang lalagay yung pinakang hook. Pwede rin sa collar. Collar. Pwede rin sa pinakang harness. So, yan siya. Oh. So, meron din siyang chest plate. Yan yung pinakang chest plate nyo. Yan. Project K9 harness number 9. Ito nga pala yung ating pet. May pet. Tanan din. Okay. And then, this other side. So, okay na. Yan na yung harness. So, then, kasi siya ang collar. Meron din tayo pang collar. So, analyze na yan. Okay na. So, pwede natin i-hook sa collar. Pwede sa harness. So, maniwa yung harness na ito. Pwede natin siya buha harness. So, say your job. Pagbati ko siya. Ito. Thank you for watching. Okay, sample ng collar. XL collar. Ano? So, pwede nyo i-control. So, meron kasi siyang handle. So, ito yung handle niya. No? So, pwede mo i-control yung masumabang nag-uho. Ang tama lang yun. Kaya marami nakagusto nitong collar na ito. Kasi meron siyang handle. With name. Tapos, madali pa siyang alisin. So, yan lang siya. Tapos, i-clip mo lang. Good job. Thank you. So, magandang araw. So, review lang tayo ngayon ano, about Project K9 stuff. So, ang gamit ngayon ng German Shepherd ko is yung XL collar. So, ito yun ano, XL collar. So, yan, meron siyang handle. So, mas madali siyang makontrol. Put natin ngayon yung number 9, harness design number 9. Madali lang ano. So, suit nyo lang siya ganun. Then, sa inalim ng kilikili. Keep. Okay na. So, ito yung full body. Ang tinatawag. So, harap ka ba? So, yung chest niya, yan yung maganda yung chest plate niya. So, yan yung side niya. Pwede nyo siyang i-control dito. Bukan nyo lang. Pwede rin naman sa neck. Okay, stop natin. Dito naman tayo sa design number 11. So, ito yun. Mas, medyo mas malaki siya. Sulot lang. Ganun pa rin. Yan, sa ilalim ng kilikili. Flip nyo lang. Diba? Adjustable to, ano? So, yan. Okay na. So, mas malaki yung cover nitong number 11. Design number 11. So, yung harap niya, ganun pa rin. Meron pa rin tayong chest plate dyan. Yan. Tapos, yan siya sa side view para mas makita niya. Dito naman tayo sa design number 13. Ha? Medyo full body. Alanganin full body, alanganin haban. So, simple lang to. Suit lang din ulit. And then, click. And then, the other side. So, lahat nga pala merong nameplate, ano? Since kala model ko, lang nga nameplate niya. So, adjustable din to, no? So, mas palapad yung chest plate nito. Ito. Yan. So, yan siya. May handle din siya para mas makontrol nyo, no? So, meron din sa neck. Okay. Ikot. Design number 5 naman tayo. Number 5. So, half body lang to. Suit nyo lang. And then, kunin nyo lang to. Clip. Okay na. So, half body siya lang. Meron din siya. Iba ito na. Pwede nyo mga itong aso. Using this harness. So, yun siya. So, sa harap, reflectorize yung ano niya. Yung pinaka-neck niya. Okay. Design number 2 naman tayo. No? Half body pa rin. Pero meron chest plate. So, suit lang ulit. Then, clip lang. Clip. Okay. Yan na. Okay na yung design number 2. So, pwede nyo i-control dito. Pwede rin yung handle sa neck. So, meron pa niya siyang escape. Play niya siya. Design number 9 pa rin tayo. Ito yung full body. Put lang ulit. Put. Hit. Yan. Okay na. Design number 9 itong ano niya. No? Susunod ni Kara. So, ganun pa rin. May chest plate pa rin. Kasya ito sa kahit anong large speed. Pwede pa rin control. Thank you for watching.